Isa ang sapato sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Daladala natin ito saan mang lugar o anumang oras sa tayo naroon. Ngunit para sa isang bata na aming nakilala, hindi lang ito nagsisilbing simpleng kasuotan. Sumisimbolo ito ng kanyang pangarap at kabuhayan ng kanyang pamilya. Halina't samahan niyo kami tuklasin ang natatanging kwento ni Julius, ang batang sapatero. Alas 7 ng umaga, nagbubukas ang Tabong Shoe Repair Shop. Maliit, masikip at makalat ang munting tindahan na nanggaling pa mula sa kaibigan. Ngunit sino ba naman na mag-aakala na bubuhay ito ng apat na anak? Ito lamang ang pinagkukunan ng pera ng mag-asawa na pawang parehas na di nakapag-kolehiyo. Samantala, si Julius naman ay pilit na ginagapang na mag-asawa sa pag-aaral. Second year high school na si Julius at hinihintay na lamang na makapagtapos ng high school. Maaga rin siyang gumigising kasabay ng pagbubukas ng tindahan para na rin mapabilis ang trabaho ng kanyang ama. Ilang taon ka na? 15 po. Saan ka nag-aaral? Sa Bacoor National High School, Molina, Maine. Ilang taon yung ganyan sa situation? Na... Diyan na siya napatusan kayo? Tatlo. Mga tatlong taon na kayo dyan. Bakit ka nagsasapat yun? Tumutulong sa magulang ko. Bali, mula ano po talaga sa pa? Anong gusto mo maging maglaki? Singer. Mag-isingan. Gusto mo bang malayo sa patusan maglaki o gusto mo na iwan? Hindi ko naman po. Gusto mo bang palakihin yung sa patusan natin? Apo. Ayon sa kanyang ina, hindi naging madali ang ganitong kalagayan. Sa tingin niyo po ba sapat yung kinikita ng sapatusan para sa pang-araw-araw na gustusin niyo po? Nakakasapat naman siya. Na pagpag-cashin niyo naman siya sa kada. Magkano po ba yung kinikita niyo araw-araw? Hindi siya fix eh. May 500. Ang pinaka namin is 500. Tag may na. Ito mas bababa pa rin. Bale, kunyari po. Mga ilan po kaya yung kapag 500 yung kinikita niyo? Mga ilan po yung nagpupunta sa inyo? Ilan lang din kasi kung sa tahi, mga limang tahi po yun, per 100. Pero kung, depende kasi yung sense, siyempre sige lang, may 20, may 30. Kung mga ganun po, siyempre mas marami. Ano po yung ginagawa niyo sa kinikita niyo po? Pang gasto sa bahay, pagbiling sigas, ulam, tsaka pambawal mga bata, tsaka iba pang gastusin. Kasi nakadepende po yung mga magiging baon po ng mga anak niyo sa kinikita araw-araw. Ano po ang nararamdaman niyo sa tuwing hindi natutustusan yung pangangailangan ng pamilya? Nalulungkot tsaka nahihirapan din, pero kailangan gawad po ng paraan para ano, makapasok sila. Paano po yung ginagawa niyo paraan? Kung kailangan po manghiram sa kamag-anak o sa kapitbahay para lang kahit pambaon lang. Bali yung ano po, yung kinikita niyo po sa buong araw, ginagastos niyo po lahat yun sa mismong araw? Hindi naman. Kasi may natitira talaga, kailangan kinabukasan. Kasi hindi mo naman sure kung pagdating po ng umaga, may darating po ka agad eh. Bali, may nilalaan po kayo para po sa next day. Para kahit na wala pang dumating sa umaga, at least mayroon na panggastos na pera. Buti na lang po, no? Ilang po yung pinag-aaral nito? Apat. Ayon sa pinakahuling datos mula Philippine Statistics Authority o PSA noong 2015, 21.6% o humigit 22 milyong tao ang mahirap. Ayon sa pag-aaral ng Asian Development Bank, ilan sa mga dahilan nito ay kakulangan ng edukasyon at trabaho. Dagdag pa rito, umaabot sa higit 5 milyong kabataan na sa edad 5 hanggang 17 ang nagtatrabaho noong 2011. At isa na nga rito, si Julius. Bagamat baka sa mukha ni Julius ang paghapo, ang pagpatak ng oras sa 12:40 ng tanghali ay sinyales sa panibagong pakikipagan ni Julius sa eskwelahan. Ako. Anong oras ba yung klase mo? 12:40. 1:30 na. Paano yun? Pain ka na, ganun. Ako. Pero napasok ka pa rin. Napasok ko. Ano bang first subject mo? Math. Math. Favorite mo yun? Ako. Bali, kahit late ka, pinapasokan mo kasi mat yun. Ganun. At naging normal na lamang kay Julius ang mga ganitong gawain. Si Julius.
Julius, mabait naman. In terms of behavior, wala kaming problema sa kanya. Kaso lang, ang problema lang yung sobrang talimik. Minsan, sa sobrang katahimikan mo, hindi mo na mapapansin kung absent siya, or nandyan ba siya, or wala siya. In terms of sa school, mga activities, nagpa-follow naman siya. Ang problema lang, interaction during, yun nga, class discussion, recitation, yun yung kulang. Ayon naman sa science professor at SWC counselor mula DLCUD, malaki ang magiging epekto ng pagtatrabaho kay Julius. Lalo ng mga bata, hindi pa siya adept sa ganun. Hindi pa siya ka-build biologically sa ganun system. So kung isang subject mo siya sa ganun environment, kailangan niya magtrabaho. Physically, madali siya mapapalo. So kung lalagyan mo pa siya ng isa pang task katulad ng pag-aaral in terms of yung kanyang kakayahan o yung kakayahan niya makapag-cope up, yung kakayanin pa ng katawan niya, yung kakayanin ng katawan niya, and therefore makaka-apekto yun sa performance. So may negative effect yun sa bata pag hindi ka mag-undergo ng normal stage of life, kasi merong play stage, may mga stages of life yan eh. So kung hindi mo naranasan ng maganda, maayos yung stage na yun. Parang pagdating mo, pagtanda mo, parang gusto mong balikan yung mga stage mo na hindi mo na-enjoy, tapos magkaroon ka ng frustration. Bagamat pagod sa paghapong pakikibaka, dala-dala ni Julius ang malaking pag-asa. Pag-asang makakawala sa mga obligasyong kanyang hinaharap sa kanilang tahanan araw-araw tulad ng kasalatan. Ngunit gaano man siya kahirap, gaano man siya kasalat, wala tayong pinag-iba sa kanya. Tulad natin, may mga bagay rin siyang pinahahalagahan. Edukasyon, pamilya, at pangarap. Ito po ang ikalawang grupo at ito ang kwento ni Julius, ang batang sapatero. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay. Isang tiyak sa 1,000 duda, silong sa iyak at pagluluksan kung puso ko'y